المحطة القادمة هي أبراج الإمارات. The next station is Emirates Towers. Isa na marahil sa pinagmamalaki ng Dubai bukod sa naglalakihang mga malls at nagagandang structures ay ang tanyag na Burj Khalifa. Hindi lingit sa kaalaman na ito ang pinakamataas na gusali sa buong mundo, na ngayon ay gustong masungkit ng Saudi Arabia na pinapatayo ang Jeddah Tower. So nakababa na tayo ng Burj Khalifa Station. Pupunta natin ngayon ang Burj Khalifa para makita natin ang tallest building. Wow! Pupunta na tayo ngayon ng Dubai Mall. Ang nakakatuwa lang dito kasi mahaba siya. It's a tunnel of walk. It will be like 30 minutes walkathon. Hindi mo alintana ang oras at pagod habang naglalakad kasi meron kang matatanaw na view. At bukod doon, marami kang kasabayan na ani mo'y walang pakialam sa pinagagawa ko. Ngayon, feel na feel ko ang pagiging turista ko. Oo, meron pa silang ganito. Tingnan niyo. Wow! Ang airport lang oh, meron silang ganun. Ano tawag dito? Comment down below. Natawag sa parang escalator na flat. Ganda. Ngayon ang kasama ko. Pagrib na. Kabayan. Hunggundo. Kung sinerge ko talaga kung anong tawag dito. Walkalator daw. Ngayon ko lang nalaman na walkalator yung tawag dito. Wala lang. Simple bagay nakakatuwa. Walkalator. Tayo ngayon sa Dubai Mall. Ang masasabi ko maganda siya. Along those sides, meron siya mga stalls na nagtitinda and different kinds of accessories or souvenirs. Ganda! Para akong bata. Alam mo yung batang na-amaze ka in simple ways. Dubai Mall is situated sa pinaka-base floor ng Burj Khalifa. Meron ding ino-offer na pwede kang umakyat sa view deck para tanaw mo ang horizon ng Dubai, na katulad ng ino-offer sa Kingdom Center na the tallest building sa Saudi sa kasalukuyan. Sa Dubai Mall, meron aquarium na nalilipunan. Ngayon, dito ko pumili ng tickets na available in different prices. Pwede mong ma-experience ito na swak sa budget mo. Kung gusto mong ma-experience ang aquarium tunnel, nagkakahalaga siyang 135 dirhams. Pero kung gusto mo ng VIP experience, aabutin ito ng 315 dirhams. Certified na one of a kind ang mall na ito. Imagine, meron isang gigantic aquarium size at meron pang man-made na waterfalls na dito mo mismo sa loob ng Dubai Mall makikita. How cool is that? Andito tayo ngayon sa spot kung saan ginagawa ang dancing fountain dito sa Dubai. Sa likod ko is yung Burj Khalifa, the tallest building in the world.
Hindi birong pasensya ang kailangan baunin para makakuha ng isang magandang shot sa dancing fountain. Kasi sa dami ng tao, expect mo na maraming nga harang at mag-photobomb sa mga shots. Sa sobrang dami ng tao, napaisip ako kung ano ba talaga ang napuntahan kong lugar. Feeling ko, nagbabadya na para bang magkakastampid sa dami ng nagsiksikang tao. Hindi ko sila masisisi kasi gusto rin nila masaksihan ang ganda ng Burj Khalifa. Lalo na ang pag-perform ng dancing fountain na isa sa atraksyon dito sa Dubai. Meron akong ginawang hiwalay na vlog para sa pagtatanghal ng Dubai Fountain na ilalagay ko sa description. Iba't ibang tao at lahi ang maaninag mo sa lugar na ito. Kanya-kanyang kwento at kanya-kanyang biyahe sa buhay. Napagtanto ko kung bakit kami nagtagpo sa lugar na ito. Marahil kagaya ko, gusto rin nila makita ang tanyag na Burj Khalifa at masilip ito kahit sa isang pagkakataon sa kanilang buhay. Pero ganun pa man, naging maganda ang experience ko dito sa Burj Khalifa. Maraming salamat sa kapwa kong Pilipino na napagtanungan ko ng direksyon na habang muntik na kaming maligaw. Nakikitaan talaga ang isang bagay na naipagmamalaki ko bilang isang Pilipino ay pagiging matulungin. Dito nagtatapos ang vlog ko sa Burj Khalifa at maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for you to be notified every uploads I'll do. Gracias!